Before we collect our financial support, ano po, I would like to ask Wella to come in front. I would like just to pray for her. Alam ko kung gaano kahirap maging presidente po. My wife and I, we've been there. We've been president of Hawaii in 2008. Ano po? Kami po yung naging presidente doon. Na-depressed nga po ako dahil sa kahit ay ang hirap mag-raise ng funds. So alam ko kung ano po yung naramdaman ninyo kayong mga staff niya. Kaya nung pinag-usapan namin mag-isawa ay kinakausap kami na anong kami ang susunod, ano po, na host ng convention. Pero sabi ko, we are not ready. We are not ready. Sabi ko, yung bigat ng dala-dala namin sa Hawaii noong 2008, sabi ko, ay dala-dala ko pa hanggang ngayon. Ko lang. Pero mabigat, ano po. So, ngayon po ay pag-pray po natin siya because alam ko na may mga, ano po, mga tips, mga alam natin, mga questions. Pero alam ko na yung later on, you will realize na, wow, ganun pala yun. Makikita mo yung gamay ng Diyos. So, pwedeng ipag-pray po natin, Sister Wella, dito po kayo pating, tulungan siya ng Diyos na ilid yung team niya, na yung team po niya ay susunod sa leading niya, ano po, dahil alam ko kapag yung staff niya ay susunod din sa maging obedient ano dun sa leadership niya, alam ko na mas magaan ang kanyang leadership. So let's all bow down and pray. Lord, nandito kami sa iyong harapan, hindi para ipagyabang kung ano yung kaya namin gawin. Kaya pwede namin ipagyabang kung ano yung pwede mong gawin through us. Para kay Sister Wella, Panginoon, siya po ang inatasan mo ba para itawid ang 2023 Filipino and African Christian Convention. Dalangin po namin, O Diyos, ang wisdom, ang knowledge para, O Diyos, mapagtagumpayan nila na victorious po ang conference nito ng mga anak mo dito sa Amerika. Alam namin, O Diyos, na hindi po madali, pero wala pong mahirap para sa iyo. Kaya mong gawin, Sister Wella, na siya po, Diyos, ay namin pong itadalang mula sa araw na ito, na siya po ay lalahanin namin, Ama, na siya po ay palibutan mo, Ama, ng mga mabubuting tao para, O Diyos, suportahan siya sa kanyang pagiging presidente, sa kanyang leadership. Lord, alisin mo ang mga taong tiwali sa kanyang harapan, sa likuran, sa tagiliran, para po hindi sagabal sa pagtatagumpay ng gawain ito. Ang pangalan mo, O Diyos, ang aming itatanghal. All glory belongs to you and nothing for us. And we want to pray for this men and women who will lead this Filipino and American Christian Convention this year, that we will see your name be glorified and we will sing name for your holy name because you deserve it, Lord Jesus. And today, dalangin namin na huwag niyo pong iwanan ang leader na ito, ang presidente nito. Ingatan mo siya, Ama. Ilayo mo sa aksidente. Ilayo mo sa sakit. Ilayo mo sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sa anumang pagsubok, Ama. Para, O Diyos, ang kanyang isip, ang kanyang puso, ay ang gawain ito. Dahil alam namin, O Diyos, na hindi po madali ang mag-lead ng laksa-laksang anghel na dadalhin mo sa gawain ito. Madalangin namin, O Diyos, ang kanyang Vice President, ang mga executive staff niya, O Diyos, ang Treasurer, para, O Diyos, ang kanilang paglilingkod ay maayos po, mas magaan, para pagdating ng gawain ito, O Diyos, ay puro ngiti ang aming makikita sa kanila. Puro tawanan ang aming maririnig, dahil alam namin, O Diyos, magtatagot pa ito. Ganun din, O Diyos, we are just praying right now for the speakers, lecturers, attenders, O Lord, sa gawain ito, all around the world. Alam namin, O Diyos, na may mga nagbabalak na atin. Kaya dalangin po namin na dalhin mo sila, O Diyos. Dalhin mo sila at magiging blessing mo sila sa gawain ito. Ito po ang dalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng iyong buktong na si Jesus. Ngayon at magpakailanman, and all the believers will say, Amen. Amen. Pwede palakpakan po natin, ang kapatid po natin ito. Okay, ano po, ating ko na pala, ano po, ano, pwede tawagin po si Sir Vivian. Ito po ang asawa ko po, Sir Vivian. Ano po, tsaka ni Bri, ano, para kolektahin. Alam nyo, mahirap, ano, ang mangolekta. sa iglesia nito ay
We allowed our church, anong bahala ka po nung gusto mo ibigay, pero ngayon po, pipersahin ko kayo, ano po. Ako lang nasabi ko kanina, kung ano yung nahuwakan mo sa wallet mo, ano po, huwag nyo nang palitan, ano? Kung $1 yan, $1 yan, wala pa kaming pakialam. Kung 100 yan, 100 po yan. Ito po ay para sa kapurihan ng Panginoon. Alam ko, every Sunday naririnig nyo po, so ngayon po meron po tayong dalawang kapatid, ano po, na hanggat hindi kayo magbibigay, hindi nila kayo iwanan. Kung hindi sila lilipat sa sunod na tao, ano po, hanggat hindi kayo nagbibigyan. Totoo po yan. Kaya nyo po doon sa gawahin, ano, hindi kayo iwanan hanggat hindi kayo nagbibigyan. Hindi po. Ginagawa po namin ito ngayon, ano po, dahil hindi na tayo magkita-kita pa, ano po. Ito ang una at huli, hindi nila kami ma-aaraw. So, let me say this once more. If you are in Vegas, ano po, you don't have to stay in Vegas. But if you are, you know, wanna join us Sunday here every 10 o'clock in the morning, saka 6 o'clock ng gabi. Kababalik lang namin, ano po, from pandemic, pang-apat na buwan pa lang namin dito ngayon. Wow. So, nagsimula kami noong 2014, ano po, tapos lumalago na kami, nag-pandemic, tumigil kami, kababalik lang namin. So, ito yung ngayon, ano, so, salamat po. So, ulitin ko, hindi niya kayo iwanan itong mga taga-singin. God bless you.